Narito naman ang mga balitang panlalawigan. Ilan ba ang mga proyektong pangkaunlaran ang inilunsad ni Paolo Arroyo sa lalawigan ng Quezon? Sa kanyang pagbisita sa nasabing probinsya, personal na ipinabot ng Pangulo ang tulong at alalay ng pamahalaan sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. Ang kabuong ulat mula kay Joseph Parafina. Walang pagsidla ng tuwa ang mga taga-lalawigan ng Quezon sa tulong at biyaya pinagkaloob sa kanila ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi matapos niyang personal na dalawin ang sentrong pamilihang bayan ng Sariaya sa pangalawang distrito ng lalawigan. Ipinagkaloob na sa mga magsasaka sa lugar na ito ang mga lupain kanilang sinasaka, kalakip ang tulong na pinansyal at ibang biyayang dulot na iba pa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan. Kasi gusto natin na magkaroon ng isang malakas at lumalago ekonomiya. Pinagsisikap natin itong ilikha upang tumulong na matiyak ang kapayapaan, katiwasayan at katatagan ng ating bansa. Ibinababa pong totoo sa ating mga kababayan at sa segundo distrito po ng Lalawigan, I think ito na po yung hinihintay ng mga kababayan natin na talagang ipakatunayan sa kanila na ang pamahalaan po ay bumababa para po sa kanila. Dahil sa tulong at pinansyal at proyektong nilunsad ng Pangulo sa Lalawigan ng Quezon, naniniwala ang pamuno ng Lalawigan na susin na ito sa patuloy na pag-unlad ng kanilang lugar. Sa ngayon, inaantabayanan ng mga taga-Lalawigan na matapos ang Infanta Marikina Road na nag-uugnay sa General Nakar para masimula na ang kauna-unahang International Container Port sa Pacific Side ng Pilipinas. Kung magkakaroon tayo ng International Container Port sa Pacific Side, mababawasan ang traffic sa buong Metro Manila. Imbis na sila pumunta pa ng South Harbor, dito na lamang po sila pupunta sa General Nakar, sa Lalawigan ng Quezon, sa Pacific Side. At mabilis pang madadala yung produkto ng Amerika, Australia, Canada, Japan at Korea sa Manila. Lalo pa lumaki ang pag-asa ng mga taga-Quezon dahil sa Jatropha Project na sinuportahan mismo ng Pangulong Arroyo. Malaking bagay daw ito sa bansa at mga magsasaka na babayaran lamang ang mga ipauutang na puhunan makalipas ang 3 taon kapag inaani na ito. Yung lahat po ng itinanim na mga magsasaka, pagka nag-ani po sila, may bibili na. At ang bibili po dito ay ang DOE. Hindi pa po sila sisigilin sa ikauna, pangalawa, pangatlong taon. Wala pa silang babayaran doon. Wala pa silang babayaran. Para sa National Broadcasting Network, ako si Joseph Parafina, ang inyong tagapagbalita.